babalik-balikan natin. Kanina, kung papansin ninyo, hindi ko hinahalo. Dahil sabi nga nila, once na naglagay tayo ng suka, antayin lang daw natin kuunti na maluto para talaga mag... Todo-todo na ito, ako si Bogski and welcome to my YouTube channel. Nakakatuwa talagang maghapong kaming nasa labas ni Jennifer upang mag-asikaso at kung ano-ano pa yung aking mga dapat asikasuhin. Napunta na naman kami sa isang malaking supermarket dito sa malapit kung saan nakatira lang si Bogski. At dahil dito, na-miss ko talagang kumain ng mga chicken neck. So ano ba yung mga pwede? Kasi sa Singapore, ang hirap talagang mamili o pumili ng mga iba't ibang parte ng manok, especially tulad ng ating lulutuin ngayon. So alam niyo na siguro ulit ang aking lulutuin. Dahil paborito ko yung chicken neck, gagawin natin itong chicken neck adobo with spicy. Kaya handa na naman sa isang panibagong araw at sa isang panibagong recipe. Ating mga sangkap, yung ating tinatawag na chicken neck, sibuyas, bawang, luya, meron tayong labuyo, meron na tayong magic sarap, paminta, suka, toyo, at mantika. Kaya ready na naman sa isang panibagong recipe at simulan na natin. Ating pan, so pwede na tayong maglagay ng mantika. Ang saya lang dahil ang ganda na naman ng pan ni Bogski dahil paborito niya ang mga ganyang kulay. Ready na, pwede na natin ihulog yung ating sibuyas. Yung ating bawang. At yung ating luya. Bakit may luya? Guys, yung mga iba, pag nag-aadobo, walang luya. Pero ako talaga, pag ako nag-aadobo, nilalagyan ko ng luya dahil nakakatulong yung pampaalis lansa. So, nasa sa inyo na lang yun, guys. So, antayin lang natin siya mag-golden brown para yung ilalagay na natin yung ating susunod na recipe. Pwede na, at pwede na natin ilagay yung ating chicken neck. Kati, shout out sa'yo. Ito na yung ating laging kinikwento, yung ating, ano ba to? Leeg ng manok. Na kung saan, paborito yan ng isa sa aking mga pamangkin. Hindi lang siguro sa pamangkin, halos lahat na ata kami paborito. Kasi nga, kakaiba, dahil nga, dito lang yan sa Pilipinas na pwede natin mabili yung mga ganitong portion na part ng mga manok. Especially yung ating chicken neck. Kaya natin, pwede na tayo maglagay ng magic sarap na hindi nawawala kay Bogski. At the same time, pwede na rin tayo maglagay ng paminta. So, tansya-tansya lang yan guys. Kasi si Bogski pag naglalagay ng mga ingredients, ganyan lang. Nasa sa inyo na lang yan kung gusto nyo maraming paminta. Maraming sili. It's up to you guys. Ah, dahil ang lahat ng ito, mga guide lamang. So, kapag linagay na natin, make it sure, halu-haluin lang natin. Antayin lang natin siya kahit papano mag-golden brown yung manok bago tayo maglagay ng toyo at suka. So, balikan lang natin siya siguro mga 10 to 15 minutes. Siguro matagal na yun. So, takpan na natin. Ang inaantay natin, medyo maluto o mag-golden brown yung ating chicken neck na ating binili, madami akong mga share dyan. Alam nyo ba guys, yung mga parte ng mga ganyang mga manok, gustong gusto ko yan. Especially kapag nagluluto si mama. Talagang hindi ko ba alam bakit gustong gusto ko. Dahil nga ang lambot, ang bilis, kainat o kagatin dahil sa pamamagitan ng kanyang balat, dahil doon sa bumabalot ng kanya doon sa neck. Diba minsan guys, kapag nakikita natin yan sa mga street food, hindi rin yan nawawala. Ang mga Pilipino pagdating sa mga iba't ibang mga klase ng lutuin ng mga parte ng manok, kung ano pa nga minsan yung hindi napapansin, yun pa ang masarap. Kaya mamaya, samahan ninyo ako. Tikman. Balikan natin guys. Wow! Ang bango. Kulong-kulo. So once na ganyan na, pwede na natin maglagay ng toyo. Para kumbaga, titimplahan na natin yung ating chicken neck adobo para sa pamamagitan ng ating paglagay ng toyo. Si Box guys, tansyahan. Kasi medyo marami, medyo damihan nyo na lang din yung ating toyo. Dahil madali na lang yung habulin. Same time, pwede na rin kayong maglagay ng suka.
Yung suka na yan ang isa sa magpapalasa at bango sa ating dinuluto. Kaya nga minsan masarap magdala ng adobo, especially kapag nagsiswimming. Dahil nga, hindi ito mahirap masira. Yan ang maganda kapag nagsama-sama sa mga outing at may mga pagkain tulad nito. At the same time, maglalagay na rin si Box guys na ng brown sugar. Dahil yung brown sugar na yan, o kung ano man yung preferred, yun yung magpapatas o magbe-blend sa lahat ng ating mga dinuluto. Kumbaga, hahabulin niya is either maalat o masyado atang maasim, siya yung magpapabalance kung bakit tayo naglalagay ng sugar. Ang bango. So, minsan kapag magluluto, make sure babalik-balikan natin. Kanina, kung papansin ninyo, hindi ko hinahalo. Dahil sabi nga nila, once na naglagay tayo ng suka, antayin lang daw natin kuante na maluto para talaga mag-penetrate yung tinatawag na adobo. Tingnan natin guys, para makita niyo, may mga adobo na may gusto yung mga tao na talagang may sabaw. May mga adobo naman talagang gusto nila yung talagang medyo tuyot na talagang lutong-luto at natitirara na yung mantika. Nasa sa inyo na lang yan, option na lang yung mga sinasabi ko kasi iba-iba naman tayong mga pagluluto o mga istan na pag-aadobo dahil kung saan kayo preferred, yun ang sundin niyo. Wow na wow, amoy pa lang, panalo. Balikan na natin. So nakikita niyo na kahit papano naluluto na natin yung ating chicken neck. Pwede na tayong maglagay ng labuyo. So pasensya na kung sino man yung hindi masyadong kumakain ng mga medyo maanghang. Mas maganda kasi kapit papano may konting kagat. Dahil mas lalong sumasarap ang adobo kapag may konting anghang. Ganyan ang gusto ko kapag talagang lutong-luto yung ating chicken neck adobo. Talagang bumabalot yung mismo toyo at suka na naaamoy ko at napepenetrate ko habang ako'y nagluluto. Ang saya-saya lang at tiki man time. Natapos din at tiki man time na. Tamang-tama, kulang lang nito is kanin. Pero dahil gusto ko nga makita sa inyo, kung talagang masarap yung sinasabi ko sa inyong chicken neck adobo. Wow! Guys, pasensya na. Ang init lang kasi. Pero talaga kinakain ko yan ganyan. Panalo, ang sarap. Isang masaya na naman si Bolski dahil nakapag-share na naman ako sa isang panibagong recipe, especially sa bahay mismo ni Bolski. Sana guys, nakuha ninyo at na-follow nyo, no? Na-follow nyo ang lahat ng aking ginagawa, iyon ay mga pawang mga guide lamang. Maraming salamat sa nag-a-assist sa akin sa cameraman ko si Jennifer at sa nag-a-assist ngayon dahil wala ako ngayon sa Singapore. Kati, regards sa iyo at regards din kay Tinjan. Ingat kayo at malapit na rin naman ako bumalik din dyan. Regards din sa lahat ng aking family, Cubilla family, Wanna family, Labasan family, and to all my ES family in Singapore. Maraming salamat sa lahat ng mga nagtatangkilik at walang sawang andyan sumusubaybay kay Bolski. Bawat mga comment at like nyo lang, malaking puntos na yon para sa akin. Para lang talagang matulungan ninyo ako sa mga ganung bagay. Maraming salamat din kay Brian na walang sawa sa pagla-like at pagko-comment sa mga Wane family sa Mountain Heights na talagang si Eva at si Sarah, si Tita, Ate Bebe na talagang nagko-comment palagi. Ang mga Luna family, Tan family, Macroy Mangoma family, Lorete family, Barreras family, Reyes family, Tadeo family at sa lahat ng aking mga batchmate. 93, 97 at sa lahat ng aking mga dating kulig sa SM Appliance Center Fairview, Ma'am Ana, maraming salamat and regards sa iyo at coming soon na magkikita tayo. Ang lahat ng ito ay mapapanood nyo every Thursday ng aking pagluluto. Pwede rin ako mamasyal para ipakita sa inyo ang iba't ibang kagandahan kung saan man andoon si Bolski tulad ng Pilipinas at Singapore. Andito rin ako every 2 weeks ng aking paglalakad, ng aking walking around sa iba't ibang parte o part ng ating napupuntahan. Ang lahat ng ito, pwede nyo lang ako i-follow sa aking YT, Bolski Cubilla Jr. at sa aking FB page sa Bolski Chibox. Maraming salamat at natutuwa ako. Muling nagbabalik ako sa Pilipinas para kamustahin kayo. At sana, andyan kayo palagi sa akin. Once again, magandang gabi. Thank you and ingat mga ka-Bolski.